Welcome back sa Unichan Anime Recaps. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang part 1 ng anime series na Blue Lock. Sa Saitama Prefecture Tournament Finals, ang Ichinan at Matsukaze Kokuo ay nakikipaglaban sa isa't isa para makwalify sa Nationals. Ang isang team ay meron ng 1-0 lead at ang game ay patapos na. Sa kabutihang palad, ang striker ng Ichinan na si Isagi Yoichi ay nakuha ang bola at nakalampas sa mga defenders ng kalaban. Gayunpaman, napagdesisyonan niya na ipasa ang bola sa teammate niya na nasa mas magandang posisyon, pero hindi iyan napapasok ng kanyang teammate. Bumawi ang Matsukaze at nakascore ulit sila ng isa pang goal at ang nakapagpapasok noon ay ang striker nila na si Ryosuke Kira na nagpanalo sa kanila. Pagdating ni Isagi sa bahay nila, nakuha siya ng special training invitation galing sa Japan Football Union. Sa sumunod na araw, pinuntahan niya ito at doon niya nasalubong si Kira. Lumalabas na inimbitahan rin si Kira na pumunta doon. Pagpasok nila sa loob, maraming player ang nandoon at biglang lumabas si Jinpachi Ego. Sinabi nito sa kanila na plano niyang gawin ang isa sa kanila na maging best striker sa mundo para manalo na ang Japan ng World Cup. Ayon sa kanya, ang bansa ay hindi naman nagkukulang ng teamwork o camaraderie, pero ito ay historically na hindi nagkaroon ng egotistical striker na nilalagay sa sarili niya na maging magaling sa big stage kapag kailangan. Nung minaliit niya ang teamwork at pinupuri ang individual greatness, maraming footballers doon ang na-offend, lalo na si Ryosuke Kira na binanggit na fan siya ng ilan sa mga Japanese na manlalaro na hindi iginagalang ni Jinpachi. Gayunpaman, ang mga salita niya ay walang effect kay Jinpachi at sinabi nito na ang mga tao na gustong umalis sa lugar na iyon ay pwede nang umalis. Pero inako niya na ang responsibilidad na tulungan ng Japan na manalo ng World Cup kahit ano ang mangyari. Habang nagbibigay si Jinpachi ng examples ng ilan sa mga best footballers ng mundo na selfish sa field at hindi masyado inisip pang team nila, na manage niya na kumbinsihin ng karamihan sa mga aspiring players doon. Kasama ang pangako na greatness sa kanila, ang 300 na pinakamahuhusay na striker sa Japan ay tinanggap ang offer ni Jinpachi na mag-compete para makakuha ng chance na maging pinakamagaling ng mundo. Hindi nagtagal ay dinala sila sa isang facility na tinatawag na Blue Lock. Doon, sinabihan si Isagi na pumunta sa isang specific room. Pagdating niya doon, nakita niya si Kira at ang ibang strikers na naghihintay para sa isang official update galing sa association. Maya-maya, si Jinpachi ay nakipag-communicate sa kanila gamit ang isang video. Sinabi ni Jinpachi sa mga players na lahat sila na nasa Blue Lock facility ay nirang gamit ang kanyang arbitrary at biased decisions kasama ang quantifications ng abilities nila. Pwede raw iyon magpalit base sa performance nila sa mga training events at matches. Ang top 5 ay makakapag-participate sa U20 World Cup para sa Japan at sinabi rin ito na ang mga matatalo ay hindi na makakapaglaro para sa Japan habang buhay. Matapos yon, nagsimula na ang una nilang game ng tag gamit ang football at sinabi niya na ang taya matapos ang 136 seconds ay papaalisin na sa facility. Ang unang taya ay si Gorimu na rank 300. Sinubukan itong tamaan ng mga kalaban niya ngunit hindi niya ito magawa hanggang sa nagpanik na siya. Nakita niya si Bachira na tulog, pero nung susubukan na nitong tirahin siya, nagising iyon at sinipa siya sa mukha. Habang kinakausap naman ni Ransuka si Bachira sa ginawa nito, sinipa ni Gorimu sa kanya ang bola. Para gumanti naman ay sinipa iyon pabalik ni Ransuka pero tumama iyon kay Isagi. Habang naghahabulan, na-twist ni Gorimu ang paan niya kaya naisip ni Isagi na sipain siya. Nang sisipain na niya si Gorimu, hindi niya iyon tinuloy dahil napagtanto niya na dapat mas malakas sa kanya ang tinatalo niya para maging pinakamalakas. Na-impress naman sa kanya si Bachira kaya kinuha nito sa kanya ang bola. Tinarget niya si Kira na isa sa mga pinakamagaling na players doon. Sa huli ay sinipa ni Bachira ang bola sa direksyon ni Isagi na nasa tamang posisyon sa tamang oras. Hindi siya nag-alinlangan habang ang football ay papalapit sa kanya at sinipa niya ito papunta kay Kira sa pinakahuling mga segundo ng tag game na ginawa siyang unang striker na aalis sa Blue Lock. At dyan nagtatapos ang video na ito. Make sure to like and follow for more anime recaps. Onii-chan!